Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Global warming. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po, ito po ang ating weather update ngayong araw, November 4, 2021. Yung low pressure area nga po, no, yung namataan po natin dito sa may eastern summer. Ito nga po ay may posibilidad na nga po na magpaulan sa malaking bahagi po ng Visayas. At nandito po yan, ano, nakapaloob din na rin po yan sa ating shear line. At kung saan nga ano, itong low pressure area ay mababa po ang chance na maging isang ganap na bagyo. May posibilidad lang po na tatawid po siya ng ating landmass bilang isang low pressure area. Kahit nga po na siya po ay isang low pressure area na tatawid sa landmass ng ating bansa, ito nga po ay may posibilidad na magpaulan at magpabaha at yung ating pag-uuna ng lupa. Kaya iba yung pag-ingat sa ating mga kababayan, dapat nakaready po tayo dyan at nang hindi po tayo makaranas ng matinding pagbaha. Kung mapapansin naman natin, ano, dito naman po sa may extreme northern Luzon, nakakaranas pa rin po tayo dyan ng katamtaman at kalamigan ng hangin dahil pa rin po yan sa northeast monsoon. At habang itong ating shear line ay nakaka-apekto naman yan dito sa may Luzon at sa may Metro Manila. May posibilidad na bigla ang pagbuhos ng pag-ulan sa may Metro Manila dahil po yan sa ating tinatawag na Localized Thunderstorm. So check natin yung ating satellite image. Kung mapapansin nga po natin dito, no, sa mga oras na to, may posibilidad na nga, no, na makaranas ng mga pulupulong pag-ulan. Dito nga po yan sa may eastern Samar. At yung ibang bahagi naman ng ating bansa ay magiging maganda ang panahon. Dito naman sa may Palawan, kung saan nga po may posibilidad na may makaranas tayo ng mga biglang pagbuhos ng pag-ulan. Makikita po natin yan. Dito po ay may mga makakapal na kaulapan pero maliliit lamang po ito at ito nga ay panandali ang pag-ulan lamang. So, posible nga po itong low pressure area natin ay makaranas. Dito po yan sa may Sorsogon, sa may Albay, sa Catanduanes, Masbate, Palawan, Northern Samar, Samar and Eastern Samar. So, yan po ang asahan natin na lagay ng panahon natin ngayon dahil po yan sa low pressure area. Tapos sa may Mindanao naman po, kung mapapansin natin, ano, ito nga po ay makakaranas lamang tayo ng mga isolated or rainshower and localized thunderstorm. Ito naman po yung ating advanced weather forecast kung saan nga makikita natin itong posibleng direksyon ng low pressure area. Kung mapapansin nga po natin, ano, yung ating low pressure area dito pa rin sa eastern section ng Visayas. At by November 5, mapapansin natin, ano, na dire-diretso po makakaranas tayo ng pag-ulan at yung halos yung shear line ay makaka-apekto na po yan dito hanggang sa Metro Manila. By November 6, mapapansin po natin, meron pa po tayong isang possibilities na magkaroon ng isang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. By November 7, magiging maulap at maulan itong dito sa may Mindoro Province and maging dito po sa may Visayas and Mindanao. At meron tayong isang pressure na nakita dito po yan sa may labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung mapapansin natin by November 8, makikita mo naman natin, ano, na makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan. By November 9, ito po ang ating pwedeng asahan dahil nga po makakaranas tayo ng mga pag-ulan. Makakapal na kaulapan ang ating inaasahan sa November 9. By November 10, makikita nyo nga po, no, tuloy-tuloy po na makakapal na kaulapan ay mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa at asahan po ang tuloy-tuloy na pag-ulan. Kung mapapansin nga po natin yan, yung makakapal na kaulapan na yan, ay posible po yan magpabaha sa mga mabababang lugar. By November 11, mapapansin natin, dire-diretso nga po tayo makakaranas
ng pag-ulan. Sa ngayon po, ito pa lamang yung ating available data. Manatili tayo nakatutok sa ating advanced weather forecast para nga sa minumonitor natin mga sama ng panahon or anumang weather disturbance na pwede pumasok sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.